Ito lamang ng daang Martes sa taong kasalukuyan, ang itisigan si Imo Company na pinamumunuan ni First Lieutenant Janice B. Ubaob, kasama ang ito si Deputy Brigade Commander Colonel Noel E. Vistur at ang Batalyong Commander ng 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Batalyon ay dumalo sa joint meeting of the Provincial Peace and Order Council and the Provincial Anti-Drug Abuse Council na ginanap sa Conference Hall ng Barangay Santo Niño na Valbileran. Ito'y dinaluhan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng DILG, TESDA, PNP, Coast Guard, BFP, BGMP at LGU ng Nabalbileran na pinamumunuan ng Provincial Governor Honorable Rogelio G. Espina. Tinalakay ng joint meeting ang mga issues and concerns sa nasabing probinsya at ang mga hakbang at planong nagagawin upang tuluyang mapagtagumpayan na matapos ang inhersosiya sa nasabing probinsya. Ito ang pahayag ni Colonel Noel E. Vistur, Deputy Brigade Commander ng Itaosikan Brigade. In between the local government units in the entire province of Iliran and the AUP in Pangilinan. So I was assigned here dito sa 82nd Brigade last September. So as I could recall, ang tropa namin is limited on sa support to law enforcement operation and executive order security. But right now, sir, no, with the presence of our troops here in Tabal mismo, na ang masasabi namin sa dito is, while doing our efforts in our campaign, inunakala natin dito yung pamilat, no? On how to maintain it that way, na peaceful na tayo para kapag-develop talaga tayo. So, yun yung purpose. So, with the Institute of Order 70, there are areas na hindi pa talaga siya na-operationalize. And we are happy to note, sir, no, na dito may resolution ng graphics. But sa ibang areas, sir, no, ang ginagawa namin is, we are going down to the municipal level para ma-insure din na the third clusters are functioning hanggang sa barangay-barangay at bisita namin. So, sir, ito si Kapernis Trooper Pip Sigapati para sa Kampanaryo, tagapaghatid ng impormasyon at balita.